from the sideline. Yes, sir! Sa ating edisyon ngayon ng ating PBA Fantasy Matchup, ating pagtatapatin yung two of the most hard-nosed defenders sa history ng PBA. The H-Bomb, Rudy Hatfield, laban kay Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. As of now, ayon sa ating survey, out of 886 votes, 61% ang nagsasabi na si Mark Pingris ang nagsasabi na mas malakas, habang 34% naman ang nagsasabi na si Rudy Hatfield ang mas aangat, habang 6% naman ang nagsasabi na patas lang. Ito mga sir, para mas malinaw, si Rudy Hatfield at Mark Pingris ay dalawa sa mga players na talaga nga namang gaganahan kang panoorin. Diving for loose balls, kahit mga undersized power forwards, kaya nilang i-outjump at makakuha ng rebound laban sa mas malalaki sa kanila. Sila yung mga players na energizer ng mga koponan, at talagang makikita mo sa loob ng hardcourt yung kanilang passion, puso sa paglalaro ng basketball. Talagang laban kung laban, walang atrasan. Sa ating head-to-head matchup ng dalawang players na to, pagtatapatin natin yung mga prime na Mark Pingris at Rudy Hatfield. Yung Hatfield na 2003 Defensive Player of the Year, itatapat natin sa prime na Mark Pingris na merong 3-time Defensive Player of the Year. Si Rudy Hatfield, 3-time PBA champion, PBA All-Filipino Cup Finals MVP noong 2002. Ang kanyang best season sa PBA ay noong 2003, kung saan naibigay niya sa kanya yung Defensive Player of the Year, PBA Mythical First Team, at idagdag mo pa dyan yung 2003 Rainforest Best Player of the Conference. Si H-Bomb ay 2-time PBA All-Defensive Team, 2-time PBA Mythical Second Team, at 3-time PBA All-Star. Para sa akin, siguro mas madami pang award na makukuha itong si Rudy Hatfield kung ang kanyang karera sa PBA ay dire-diretso. Sa mga hindi po nakakaalam, matapos ang kanyang best season noong 2003 sa PBA, pansamantala po itong nawala sa liga noong 2004. Yan nga po yung panahon na mainit ang mata sa mga Phil-Ams. Bumalik noong 2005, nakakuha ng kampiyonato sa koponan ng Ginebra noong 2006. Nang matapos yung season, nawala na naman. After 3 years, bumalik na naman sa Ginebra, at noong 2013, opisyal nang nagretiro. Walang duda mga sir, si H-Bomb, tulad ng lagi niyang sinasabi, 110% ay one of the best forward sa history ng PBA. Ayon kay Ninan Carla Chatlin Jagolino, mas magaling si Rudy Hatfield. May laro sa loob at labas, hindi lang sa depensa, meron ding opensa. Ama mga sir, yung prime na Rudy Hatfield ay kayang umiscore ng 30 or more points in any given time. Nagawa nga ni H-Bomb yan nung panahong nasa Tanduay at Coke pa siya. Dito naman tayo kay Mark Pingris, 9-time PBA champion, Grand Slam champion noong 2014, Most Improved Player noong 2006, 3-time PBA Mythical Second Team, 8-time PBA All-Defensive Team, 2-time Finals MVP, at kasama sa PBA 40 Greatest Players. Although itong si Mark Pingris ay hindi tulad ng prime na Rudy Hatfield na kaya kang bigyan ng sandamakmak na puntos, etong si Pinoy Sakuragi, yung kanyang depensa ay talagang hindi matatawaran. Hindi lang sa PBA, ang isang ang patunay pa dyan, yung kanyang performance sa International Basketball Tournament. Ang laki nga po ng naiambag ni Mark Pingris sa Gilas, Pilipinas. Ayon kay Simon Calderon, parehas silang masipag at malakas, pero pag puso ang pagbabasihan, mas malaki ang puso ni Pinoy Sakuragi. Pero ang tanong, kung nagkasabay ang kanilang mga prime sa liga at magkakatapat ang dalawa, sino kaya ang mas lalamang? By the way, noong 2014 sa isang interview kay Rudy Hatfield noong 2014, nakikita daw ni H-Bomb yung sarili niya sa katawan ni Mark Pingris.